guys! Welcome back to my YouTube channel! At kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, please subscribe and click the button para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo sino ang pwedeng SSS beneficiaries. So please keep on watching my video guys! Hi guys! Ngayon naman guys, isi-share ko po sa inyo sino ang pwedeng SSS beneficiaries. So, dapat guys, sa SSS beneficiaries, dapat mayroong blood relationship. So, dapat blood relationship talaga. So, importante ito sa SSS beneficiaries. Then, meron tayong dalawang beneficiaries, primary at saka secondary beneficiaries. So, sa primary beneficiaries, ito yung primary beneficiaries. Itong legal spouse at saka minor children. Then, sa secondary beneficiaries naman, ito yung legitimate ascendant and descendant. So, ano naman yung ascendant? Ang ascendant is yun yung mga ninuno natin. So, pwedeng nanay, grandfather. Then, ano naman yung descendant? Ang mga descendant naman ay ang mga anak, mga pamangkin. So, pwede yan. So, secondary beneficiaries, ito yung mga magulang, mga kapatid, half-blood or full-blood, then mga pamangkin, tito o tita, first cousins, at mga anak nila. So, pwede din anak ng mga first cousins natin. So, pwede yan. So, hanggang dito lang tayo guys, sino ang pwedeng SSS beneficiaries. So, sana guys, nakatutulong itong video na ito and please subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. God bless!